Well mga idol, dapat na nga daw palitan ang nickname ni Chris Paul matapos na nga itong gawin dito kay Patrick Beverly. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ngang naging payag ni Paul George sa kanyang podcast. At ito nga'y patungkol ng mga idol sa pagdidepensa sa NBA. Sabi niya mga idol na hindi na nga daw sila pwedeng talagang maging defender. We can't defend as well as we used to dahil magiging foul na nga daw yun. Dati raw pwede kang maging physical, pwede kang maging aggressive at ngayon daw hindi mo na yun pwedeng gawin. The offense has the advantage now. Labang na nga daw mga idol ang mga offensive player kesa nga sa mga defensive player. At mga idol, lahat nga ng mga NBA fans ay sumang-ayon dito kay Paul George. At mga idol, dapat nga daw talagang si Paul George ang nagsabi nito dahil alam naman daw natin na isang two-way player itong si PG-13. Magaling siya sa depensa pati na nga rin sa kanyang opensa. So naiintindihan niya mga idol ang both sides. Siguradong alam na alam niya nga daw mga idol kung ang offensive player ay merong advantage na over sa defensive player. Dahil ganoon mismo ang nilalaro ni Paul George every time na siya'y nasa court. And I think we can all agree naman sa naging payag ni George mga idol sa kanyang podcast. Kung dati ay hinahayaan pa ng NBA ang hand-checking, ang physicality sa laro, ang banggaan, ay ngayon mga idol ay parang mahawakan mo lang ang player ay foul na agad. Parang madigitan, mahingahan mo nga lang yata ay tatawagan na ng foul ang mga defensive player na naglalaro lamang ng depensa. So talagang ang sapul na sapul ni Paul George mga idol ang punto sa kanyang payag na ito. Na ngayon ay talagang napakarami na ngang advantage ng offensive player kesa sa defensive player. And I think mga idol, the simple explanation dito kung bakit may mga ganitong rule sa NBA about sa foul ay more offense nga means more entertainment sa mga fans. At kapag may more entertainment, meaning more revenue sa NBA. And more revenue means more money para nga sa NBA. Yan nga mga idol ang sinasabing dahilan ng mga NBA fans at mga ilang reporters na driving force nga daw kung bakit may rule change about sa mga foul calls. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan nga natin kung bakit sinasabi ng mga fans ngayon na palitan na nga daw ang nickname ni Chris Paul from CP3 to CP30. Well mga idol, sa laban nga ng Bulls at pati na rin Suns nung last week pa yata ito mga idol ay huli kam. Ito nga si CP3, si Chris Paul ay binigyan nga itong si Pat Bev mga idol mid-game. Nagkakapisikalan nga kasi mga idol, nagkakainitan itong dalawang player na alam naman natin na may history na ng pag-aaway. Talaga mainit niya ang dugo nila sa isa't isa. At ito mga idol, nagkainitan na naman sila at itong si Chris Paul hindi nga na-maintain ang kanyang cool. Hindi nga na-maintain mga idol ang kanyang init ng ulo. At ayun, nagresulta nga sa pagbibigay niya kay Patrick Beverly nang masasabi na natin ito mga idol na sapak talaga itong kanyang ginawa. Kaya naman mga idol, hinaing ng mga NBA fans, lalo na ng mga Chicago Bulls fans, hindi dapat CP3 ang nickname nito. CP30 nga daw dahil sa pagkarami-rami na ng dirty plays niya throughout his career. At mga idol, bigay tayo ng ilang example dyan. Isa nga dito mga idol ay nung inelbow niya si Nico. Ito nga si Jose Alvarado dahil mainit ang ulot na kakapisikalan nga sa labang ito. Isa pa dyan mga idol, nung 2018 nung hinila niya nga ang braso neto ni LeBron James na fortunately hindi naman nag-cause ng injury. And then nung 2021 NBA Finals nung tinulak niya mid-air. Ito nga si Giannis Antetokounmpo. So ilan lang yan daw mga idol sa mga ebidensya na talaga namang napakarumi maglaro nito ni Chris Paul. Kapag umiinit nga daw ang kanyang ulo ay meron niyang maruruming plays na ginagawa. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo sa mga sinabi ng fans na gawin na nga daw CP30 ang nickname ni Chris Paul?